Hey guys! Welcome back to our YouTube channel. Again, this is BM Gaming and today, ang pag-uusapan natin is yung mga basics ng Ember Sword. Anyway guys, if you're new to the channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga panibago nating upload regarding Ember Sword. Let's go! So, welcome back mga tol, no? So, today, pag-usapan natin tong si Ember Sword. Now, sabi ko nung unang video natin, napakalaki ng potential nito in the near future kasi the game is actually conceptualized as same thing as Albion. Okay, kasi si Albion isa sa mga successful na sandbox MMORPG game and Ember Sword has the potential to be the Albion of the Web3 space kasi si Albion is under Web2 right now. Tama? So, pag-usapan natin yung mga basics na kailangan yung malaman mo na dito kay Ember Sword para pag launch nila ng game officially, then you are already prepared, you know what to do, alam nyo na yung mga bagay na ipaprioritize nyo during the official app. Right now, nasa beta phase pa lang tayo and you can now access the beta phase. You just have to register an account and you can now play the game. Ngayon, yung basics yung pag-uusapan natin. Ano nga ba yung mga basics dito? Ano yung dapat mong gawin as a beginner para hindi ka malito sa magiging progress mo sa game na to? And currently, ang top ng leveling is just level 30. So, kumbaga madali lang siyang gawin right now. And we're getting ready as well para at least just in case na mag-officially launch na to, alam na natin yung gagawin natin para mas mabilis tayong mag-progress. Okay? But anyway, ano nga ba yung gusto kong pag-usapan dito? So the first thing is yung skills, okay? So when you press O button, okay, lalabas yung different types of skills dito, which is combat, gathering, crafting, and smithing, okay? So yung iba sa inyo, ang iniisip pag sinasabing skills is basically either archer or yung, kumbaga parang class specified yung skills. So dito kasi guys, currently ang unlock na skills pa lang is sword and shield. So wala pa yung ibang type, like yung bow type, wala pa. So basically, puro sword and shield lang yung makikita nyo yung type ng character dito. But since yung design niya is actually the same with Albion, I'm pretty sure na maglalabas din sila ng other equipments wherein you have to also spec it up. Pag sinabing spec it up, like, pinapalevel nyo yung certain skill na yun. Katulad nito, merong sword and shield, tama? So, currently, ang spec ng sword and shield natin or level niyan is 21. Tama? Ngayon, let's say for example, nagkaroon na ng different types of skills dito or yung combat skill, kailangan nyong spec up yon para ma-equip nyo yung higher tier na equipments. Okay? Ganun siya nag-work. So that's the reason why kailangan nyong palibelin yung combat skills nyo para ma-equip nyo yung different types of classes na pwedeng i-offer ni Ember Sword in the future. Okay? But for now, sword and shield lang yan. So wala tayong choice, hindi tayo pwede mag-switch na equipment kasi hindi pa naman available yung bow type or other classes na in-offer ni Ember Sword sa website nila. Okay? Now, the next skill is yung gathering skill. So, gathering is basically you gathering additional materials. So, the more na mataas yung level ng gathering skill mo, the more na mas maganda yung magiging bonus na makukuha mo. Either makakuha ka ng bonus na materials like times 2, times 3, something like that. So, ganun kasi nagpo-function yun sa Albion. So, I think it's the same. Okay? Now, makakakuha kayo ng bonus every time na nag-gather kayo ng specific materials. Especially those lower materials, pero mas mataas yung tier ng gathering material nyo. Or I mean, gathering equipment nyo. So, mas malaki yung bonus nun pagka ganun. So, ganun din dito kay Ember Sword. Okay? Now, in terms of crafting naman, this is basically the potions you craft. So, pwede kayo mag-craft ng iba't ibang potions dito, which we will discuss later as well. Papakita ko din sa inyo yung crafting materials and stuff para at least mas mag-gets nyo, no? Now, for smithing, ito, weapon smith and also armor smith. Dito naman yung crafting nyo ng gears nyo, like yung sword and yung weapon and armor. Basically, kailangan nyo yung palibelin para makapag-craft kayo ng higher tier ng armors and also weapons. Alright? Now, pag-usapan naman natin yung crafting materials and each crafting structure here. So, itong nasa gilid, okay, itong parang may
wishing well, something like that. So dito kayo pwedeng mag-craft ng potion. So kung mapapansin nyo dito sa alchemy, pwede kayo makapag-craft ng tatlong klase ng potions. So merong weak, minor, and normal. So of course, the higher tier ng potion, mas mataas yung regeneration nyo, okay? So kunwari, ito kininap natin, minor healing potion. So ito yung required materials niya, okay? So isa lang yung pwede nating makraft kasi I think kulang tayo ng materials. So kailangan natin ng maraming kingsleep. Which is, I will actually make a video about the locations, okay, of the materials. Kung saan yung majority or kung saan marami yung mga ganitong materials. Basically, ilalagay natin yan sa next video na ilalabas natin. So, abangan nyo yun. It's gonna be quite a lot of work, pero tatry natin gawin yan, okay? Click nyo lang yung craft dito. And every time na nagka-craft kayo, mind you guys that you are also gathering some experience, okay? So kung mapapansin nyo dito, meron kayo nadadagdag na experience every time na nagka-craft kayo. So the more you craft, let's say for example, you already crafted your gears, tama? What you can do is to craft more of that tier para mapalevel nyo yung, para ma-unlock nyo yung other tier. So katulad nito, level 11 to 20, so since level ano pa lang yung ating alchemy, level 15 pa lang, hindi pa tayo pwedeng mag-craft ng higher tier, okay? Hindi pa tayo pwedeng mag-craft nito. So, same thing with your equipments. So, dito, pag pumunta naman kayo dito sa weapon crafting, okay? So, ako, pwede na ako mag-craft niyan kasi tier 3 na yung, or kumbaga level 29 na tayo sa ating weapon crafting. So, we can already craft all of these, okay? But, wala tayong materials, guys, para mag-craft yun right now. So, hindi natin makakraft yun yan. But, I already crafted mine. So, basically, kung mapapansin nyo dito sa set natin, no, most likely, nakraft ko na lahat ng type ng weapon equipments. Okay? Which is already good kasi naman maximize ko na. And, kung mapapansin nyo dito, ito yung bonuses na meron tayo because of our gears. So, ito, mga pang-level ano din to. Mga pang-level somewhat tier 3 na rin itong mga equipment natin. So, very important na mapalevel nyo yung crafting nyo para makapag-craft kayo ng higher tier. Okay? Kasi, let's say for example, tier 1 lang or let's say level 1 to 10 lang yung inyong crafting sa weapon, hindi kayo makakapag-craft ng tier 2 and tier 3. Okay? Same thing as Albion. Hindi kayo pwedeng mag-craft hanggat hindi nyo napapaspect yan dun sa specific tier na yun. Okay? Then dito naman, you have to craft or refine some materials. This is basically gathering the materials you're getting or the resources you're getting para makapag-craft kayo ng higher tier na equipments. So, di ba kung mapapansin nyo dito, merong tier 1, tier 2, tier 3. So, iba-iba yung requirement niyan. So, ito, for example, copper ingot yung requirement niya. So, dito naman, syempre, since tier 2 na siya, iron ingot na yung kailangan nyo. So basically, nagpo-progress din yung tiers niyan, pati yung mga materials nyo. Hindi pwedeng yun lang yung gagamitin nyo sa crafting. And dito kasi, wala siya yung parang, let's say for example, copper ingot siya. Hindi mo siya pwedeng i-switch to iron or whatsoever. Hindi siya ganun. You have to gather the specific material for silver ingot and also for chromite ingot para makapag-craft kayo nito. Okay? So ang kailangan nyo is chromite ore and dito naman, iron ore. So basically, ganun nag-work yung materials dito, no? But you can craft this kasi requirement sila doon sa mga higher tier na equipments. Katulad niyan. Naku, ito naman yung kakraft nyo. Kailangan nyo ng chromite ingot. And dito naman yung equivalent ng kung ilang chromite ore yung kailangan nyo makuha para makapag-craft kayo ng isang piraso. So, apat na chromite ore per isang chromite ingot. So, first one, no? Ngayon, pag pumunta naman kayo dito sa armor crafting, basically ganun din. Okay, kailangan nyo rin ng mga materials. So, yung mga napupulot nyong raw materials, okay, yung mga napupulot nyo na raw materials na yan, guys, kailangan nyo i-refine. Okay, pag magka-craft kayo ng armor or magka-craft kayo ng weapon. Alright? Now, these materials are very, very hard to find. Okay? Dahil, syempre, pag official up na, guys, mag-aagawan kayo ng materials niyan. Ngayon, kung mapapansin nyo, wala masyado kasi nga, of course, max na lahat, nakapagpa-level 13 lahat, and ako, magpapa-level 13 din tayo para makapag-participate tayo sa mga future events. Kasi last time, merong event, it's actually a team event wherein you have to defeat the boss
And then when you defeat the boss, kung anong ranking ng team nyo, eh pwede kayong makakuha ng specific amount of Ember tokens. In my case, I haven't grinded dahil nag-ano tayo, nag-boomland tayo, no? So, naging busy tayo sa boomland in the last couple of weeks because of the rankings as well, since sumabol tayo doon. So, ngayon, since maintenance na si boomland, so sabi ko, i-grind ko muna yung mga other games like Lumiterra, Ember Sword. So, maglalabas tayo ng guides din sa Lumiterra. But basically dito, magiging agawan din kayo sa resources guys during the official up because kung ganito lang kaliit yung mapa, okay, I'm pretty sure na magiging crowded siya, okay? But the thing is that ngayon medyo okay nang laruin dahil meron ng indicator kung nasan kayo. So kung mapapansin nyo, meron ng cursor kung nasang spot kayo ng map. So ako nasa pinakababa tayo right now, so alam na natin kung saan tayo pwedeng pumunta just in case. But anyway, let's defeat these monsters. Ayan, patay na yan. So, and also, kapag nagle-level up kayo, nag-tier up kayo ng gears nyo, of course, no, eh, kukunat kayo. Kung mapapansin yung HP natin is 700 plus, okay, 790 plus, so hindi na tayo may hirapan or hindi na tayo takot na mag-clear ng mga mobs, di ba? Kasi usually, yung karamihan, nahihirapan sila nung umpisa dahil maigli lang yung HP dito eh. So, nung unang beses ko din na nilaro to, hirap na hirap ako dahil ang baba lang ng HP niya. Pero yon, pag naintindihan nyo na and also na nakapag-craft na kayo ng mga higher tier, medyo madali na siya. Kasi level 14 na lang naman tong kalaban nyo eh, no? I haven't gotten into those, yung parang higher tier ng maps. Di pa ako nakakapunta doon. I guess mamaya lilibutin ko siya para mahanap ko yung mga higher tier ng maps. But anyway, be also mindful of the materials that you're getting. Again, your priority, ito ha, bibigyan ko kayo ng tip guys. Ang i-priority nyo sa crafting, leveling, okay, let's see, punta tayo dito. Para dito tayo manatake. So, ipa-priority nyo dito guys is ito muna ang combat, gathering, and yung smithing. Yung alchemy, pwede nyo na itong ihuli, okay, kasi crafting lang naman to ng pots. And as you can see, I'm not even using pots right now. Okay, just to clear those mobs. Hindi ko kailangan gumamit ng pots dyan eh. Possibly, gagamitin nyo lang tong pots na to during the boss hunt. Okay, I'm not sure kung kailan yung next boss hunt event nila, pero I'm going to participate on those kaya magpapa-level 30 muna ako dito. And then, craft lang kayo ng potion. So, the more na marami kayong potions, the better para at least hindi kayo mamatay doon. Kasi yung potion naman dito, saglit lang din yung cooldown. And ito yung i-restore niyang HP sa inyo, so 40%. So basically, kung ma-attack kayo ng boss na isang beses, mabawasan kayo ng 40%, at least you can insta-regen into full health kapag marami kayong pots. So ganun lang muna yung gawin nyo dito. Mag-craft kayo na mag-craft ng pots, and then if you can craft the higher tier of equipment, yun yung priority nyo. Okay? Again guys, mas okay na mauna tong gathering, combat, and smithing skills compare dito sa alchemy skills nyo or sa crafting na to. Okay? Unahin nyo ito ipa-spec up. Madali lang naman kasi ito ipa-spec up, guys. So, basically, yun lang naman for this guide. Now, siguro by the next tutorial that I'm going to make, lalagyan na natin yung spots. Alam ko medyo mahirap siya, but majority nung, let's say for example, majority nung materials na yun, I will put an indicator on the map kung nasan yung banda para at least hindi na kayo mahirapan mag-ikot-ikot, no? Maghanap kung saan yung spot, saan makukuha yung chromite ore, saan makukuha yung silver ore, saan makukuha yung copper ore. So, para hindi na kayo mahirapan guys, gagawa natin yan ng map gan. Okay? So, yun na naman and maraming salamat ulit sa panonood guys. See you in the next video na gagawin natin dito kay Ember Sword. And alam nyo na, peace out!